Nagkadurog-durog ang mga concrete barriers sa makahiwalay na aksidente sa EDSA na nagtulot-tuloy ng matinding traffic kanina. Ang mga driver ng mga naaksidenteng oil tanker, parehong nakaidlip. Nasa frontline ng balitang yan, si Ryan Ang. Pagmasdan ang dashcam video na ito ng isang motorista sa northbound lane ng EDSA sa bahagi ng Ortigas pasado alas 5 na umaga kanina. Makikita ang oil tanker na nasa unahan, paakyat ang flyover. Maya-maya, bigla na lang itong inararo ang mga concrete barrier sa kaliwang lane. Nagkalat ang mga tumilapong semento mula sa mga barrier, kaya napahinto ang sasakyang may dashcam. Ang dahilan ng aksidente, nakatulog daw ang driver ng tanker habang nagmamaneho. Naka-headlip po, bumangga na sa concrete barrier, kaya hindi ko na napigil yung marubila, pumali sa kaliwa. Isang oras bago yan, isa ring oil tanker ang bumangga sa 16 na concrete barrier sa southbound lane ng EDSA Ortigas flyover. Galing umano ng Bataan ang oil tanker at mag-deliver sana sa Parañaque. Ang driver, nakatulog din. Napansin ko lang, sumakbang sa barrier. Nakatulog daw kayo? Opo. Dahil sa mga aksidente yan kanina, katakot-takot at traffic ang inabot ng mga motoristang papasok sa kanilang trabaho. Inabot ng rush hour hanggang bago magtanghali ang matinding traffic sa northbound lane ng EDSA. Both bounds, parehong hirap kami kanina eh, dahil inaayos pa lang namin itong southbound. Ang problema, the same resources na gagamitin namin sa pagtanggal ng fuel tanker sa southbound is the same forklift na gagamitin namin magtanggal ng fuel tanker dun sa northbound. So basically, nagantayan, hindi simultaneous eh. So talagang medyo natagalan yung northbound, and we also needed a crane. Tinulungan kami ng DPWH. Dahil sa mga aksidenteng ito, nasangkot na naman ang mga concrete barrier. May mananawagang tanggalin na ang mga ito sa EDSA, pero depensa ng MMDA. Ang causes po ng accident, not only sa barriers, in all other cases, unang-una, driving under the influence. Pangalawa, physiological factor, just like this morning. Fatigue, pagod na yung mga drivers. Pangatlo, distracted driving. Kung wala raw ang mga barrier, posible mas malaki pa ang naidulot na pinsala ng mga aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5.